Bunso na walang tigil ang pag-ulan, naka-rock slide at humambalang pa sa kalsada sa Baler Aurora ang malalaking tipak ng bato. Sa Isabela naman, isang patay matapos sumalpok sa 10-wheeler ang isang pickup. Darito ang unang balita. Nagkasalpukan ng isang pickup at 10-wheeler sa barangay Kakilingan sa Cordon, Isabela. Ayon sa pulisya, pauwi na raw galing sa Banawe Ifugao mga sakay ng pickup matapos magsagawa ng relief operation sa mga nasalanta ng baha. Habang binabaybay ang pakurbang bahagi ng daan, napunta raw sa kabilang linya ang pickup na dahilan para masalpok ng kasalubong na 10-wheeler. Naipit sa loob ng sasakyan ng driver ng pickup na si Lloyd Andrew Erfe. Dinala siya sa ospital pero namatay kalaunan. Sugatan ng tatlo pa niyang kasama na nagpapagaling na sa ospital. Nasa kustudirang pulis ang driver ng 10-wheeler na walang pahayag. Sa Baler Aurora, humambalang sa kalsada ang malalaking tipak ng bato matapos magkaroon ng rock slide sa lugar. Bunsod ng walang tigil na pag-ulan, stranded ang ilang turista at residente. Nagsagawa ng clearing operation ng Municipal Disaster and Risk Reduction and Management Office ng Baler at Provincial Government. Nagpaskil din ng babala ang LGU para sa mga motorista. Sa ngayon, nadaraanan na ang kalsada. Nahuli cam ang pagnanakaw sa mga sako-sakong patatas sa La Trinidad, Benguet. Sa kuha ng CCTV, kita ang pagdating ng tatlong lalaki sa lugar at nagmatyag sa paligid. Maya-maya pa, may dala ng karito ng mga lalaki. Isa-isa na nilang ikinargaroon ang nasa 14 na sako ng patatas na mahigit 600 kilo ang bigat. Nagkakahalaga ito ng 29,000 pesos. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga nagnakaw. Yan ang unang balita. May Bermudez, buong puso para sa Pilipino. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.